Kamusta mga lods? It's your boy here, Tara Laro PH. Another day, another Mirror 4 guide ulit tayo mga lods. So today, turuan ko naman kayo or bigyan ko lang kayo ng tip na ginagawa ko para mas mapabilis yung pagbuo nyo ng rare materials or rare weapons and accessories. So sa mga newbie natin yan, so ito yung rare items, kulay blue siya. So paano ba yung mapapabilis na makapagbuo nyan? Okay, so ang ituturo ko sa inyong tip, para kayo makaka-farm ng mabilis na crafting materials, especially itong materials na to. Ito, itong kulay blue na to. Itong dragon scale, sa weapons, sa armor, yan, itong leathers. Paano ba kayo makaka-farm ng mabilis ng ganito? Okay, kasi may mga techniques din yan para mas mabilis, okay? So, unang-una kasi may dalawang klase yan. So, meron tayo dyan na ito. Parehas yung rare yan, ha? Yung mukhang green and yung blue. Pero magkaiba siya ng drop kung saan siya makukuha. So itong dragon leather, kung titignan natin yung source, nakukuha siya sa mission and request, summon and combination. So diyan siya nakukuha. Okay, ito yung mas rare makuha or mas matagal siyang mahat. So ito naman isa, blue dragon scale, ito yung mas mabilis ma-farm na crafting material. Kasi kung titignan nyo yung source niya, pwede siyang mahunt, pwede siyang i-unseal sa box. Pwede rin kayong mag-farm sa Magic Square, Sacred Peak, and then sa mga raids, and then main quest din, pwede din, okay? So, ang ituturo ko sa inyo, paano makakakuha ng mas mabilis ng mga crafting materials na to. So, unang-una, ang gagawin nyo dyan is mag-hunt ng, eto, Rare Blue Dragon Statue. Meron na akong guide nito kung para saan itong mga to, ipa-flash ko na lang sa screen. Kung gusto nyo panoodin yung guide ko dyan, kung para saan itong mga to, para mas maintindihan nyo, pwede nyo siyang panoodin. And then, basically, ito yung hahuntingin nyo or ipa-farm nyo para maka-unbox or makakuha kayo ng mga rare crafting materials na mas mabilis. Okay, so kung titignan natin, ang source nito, ayan, meron siya sa hunting, meron din siya sa raid, box, magic square, mission, search, ayan, request, marami din siya. Okay? So, ang maganda kasi dito, guys, kung ito yung ipa-farm nyo, mas mabilis kayong makakabuo ng crafting materials. So, tignan natin, as you can see, meron na ako dito, kasi ipapapalit nyo yan kay NPC Dampio. So, turuan ko, papakita ko sa inyo kung saan siya pinapapalit, punta tayong town. Para dito sa mga newbie players natin na hindi pa masyadong kabisado kung ano ba yung NPC kung saan siya pinapalit, para at least makita nyo ulit, okay? So, punta kayo rito sa Mission Castle, tapos dito kay Blue Dragon Craftsman Dampio. Travel tayo dyan. Okay. Okay, dito sa NPC na to. Ayan, Blue Dragon Craftsman. Click nyo lang siya. And then, punta kayo sa Blue Dragon Coffer. Ang ipitrade nyo dyan is itong isa na to. Ayan. Rare Blue Dragon Coffer material. Okay? So, dyan. Nagre-require siya ng 30 pieces isang box. Okay? So, makukuha nyo dyan mga Rare Blue Dragon material. So, pwede nga pinakita ko sa inyo kanina. Pwede itong Dragon Scale. Pwede itong Dragon Leather. Then, pwede din itong Dragon Horn pang accessories. Okay? So, in this, sa way na to, sa tip na to, mas mapapabilis kayong maka-farm ng crafting materials. Okay? So, meron ako dito naka-ready. As you can see, meron akong i-unseal. So, ayan siya. Ayan, meron pa akong 10. Tignan natin kung ano-ano yung makukuha ko. Ayan, merong 4 na scale and leather. So, mas mabilis siya makakakuha kasi, guys, para makapag-tier 4 kayo ng isang item, for example, itong, halimbawa, itong armor ko, para makapag-tier 4 kayo nyan, kasi i-combine nyo yan, no? So, kinumpute ko siya, kailangan nyo ng at least 4 na crafting material para yung pag-combine nyo siya, magiging tier 4 lahat-lahat siya. Kasi una, diba, napakita ko sa inyo combination. Diba sa una, dito tayo sa armor. O, ito. Diba sa una, tier 1. Okay? So, isa na yon. Pag kinumbine mo siya, tier 2 na. So, dalawa. Pag kinumbine mo yung dalawang tier 2, 4 na yon. So, magiging tier 3 na siya. So, kailangan mo ulit ng additional tier 3. So, 4 ulit yon para maging tier 4. So, all in all, kailangan nyo ng 4 na crafting material or leather or scale or kung ano man or horn kung ano man yung kailangan yung craft. So, 4 isang item para maging tier 4 siya.
So kung mas mabilis nyo siyang mabubuo or mapafarm to, ang iintindihin nyo na lang is itong mga extra crafting material na mga to. Again guys, saan nyo mapafarm to? Mabilis yan sa Magic Square and Sacred Peak. Okay? Ang maganda kasi dyan, kung dun nyo siya ipafarm, mas mabilis yung drop rate, lalo na kung dun kayo sa mga, isasabay nyo siya halimbawa dun sa mga Magic Stone Chamber or Copper Chamber. Okay? And guys, kung gusto nyo naman malaman yung tip ko kung paano mag-farm ng Dark Seed without mining, ipa-flash ko rin dito. Ito yung ginagawa kong tip para hindi maubos yung time ko sa pagmimina ng Dark Steel. Pero itong tip ko na to, again guys, ha, hindi nyo naman yan forever gagawin. Gagawin nyo lang yan pag wala na kayong Dark Steel. Syempre, pag meron na kayong Dark Steel or 1 million Dark Steel, pwede naman kayong bumalik doon sa mga experience chamber, okay? Kasi yung iba medyo nababasa ko na nasasayang lang yung time doon kasi nga nagka-copper lang ako. Pero, syempre hindi nyo yung gagawin forever. Gagawin nyo lang yun pag wala na kayong Dark Steel. Syempre, kung meron na kayong Dark Steel, di bumunta na kayo sa experience chamber. Okay? So, ganun yung gagawin nyo guys. Mag-farm lang kayo doon kasi doon yung maraming drop neto. Nitong blue coffer na to. Okay? So, makakatulong din yan kung medyo mataas yung drop chance ng character nyo or gumamit kayo ng drop chance tonic. At papakita ko sa inyo yung pampataas ng drop chance. Meron yan dito sa clan shop. Ito. So, merong, ayan, green tonic. Yan drop rate, 15% pag epic. Meron din tayo yan na, ito, rare. Ayan. Meron din tayo yan na uncommon. So, maganda yan. Pag ang focus nyo talaga is mag-farm, bumuo ng rare items, gumamit kayo ng green tonic para mas mataas yung drop chance nyo. Okay, so ipa-priority nyo lang naman guys yung pagpapalevel, no? Kung ang focus nyo talaga muna is magpa-farm ng dark steel, mag-farm kayo ng dark steel. Then pag magpa-farm na kayo ng items, maganda, ang ginagawa ko sa yung technique dyan guys, sabay-sabay na siya, no? Nagpa-farm na ako ng materials, nagpa-farm ako ng copper, nagpa-farm ako ng ancient coins, and then yun nga yung ginagawa ko para hindi na ako magpa-farm ng dark steel, ibinibenta ko lang yung old silver. Sa tulad nung nasa last video ko, okay? So, yan yung tip na mabibigay ko sa inyo, guys. Itong blue coffer na to, napakabilis lang naman nito i-farm or ipunin. And then, ipapalit nyo lang kay Dampio para makakuha kayo ng crafting materials, okay? Kung napapansin nyo, nag-iipon ako ngayon kasi may plano akong mag-change class. So, abangan nyo yan kung anong class yung pipiliin ko. Kasi gusto ko pag nag-change class ako, naka tier 4 na gamit na kagad, no? Para maganda-ganda naman tignan and medyo makunat-kunat siya. Kaya nag-iipon ako ngayon ng maraming crafting materials kasi guys, nga pala pag nag-change class kayo, hindi kasama yung items. Okay, hindi kasama yung items and skills, may iwan yun. I think sa items, ang may iwan lang is itong accessories. Okay? Pero itong earrings na pang arbalist, iwan din yan. Kung mag-change class weapon, armor, iwan yan. Then, yung skills nyo rin, may iwan din yan pang nag-change class kayo. So, tip lang naman, okay? So, again guys, itong tip na to, pwede nyo sundin, pwede rin naman hindi. Ito yung ginagawa ko lang kasi guys, para at least sa mga newbie natin na magkaroon sila ng idea kung ano ba yung mas mabilis na way sa pagpa-farm, okay? So, ayun guys, hanggang dito na lang muna ulit. Peace out.